Kinumpirma ng pag-asa na apektado na rin ang matinding init ang mga dam sa bansa. Pero hindi pa naman daw dapat maalarma sa ngayon, lalo pa kung sasabayan nito ng iba yung pagtitipid sa konsumo ng tubig. May ulat si Mela Lesmora. Ito ang Lamesa Dam sa Quezon City na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Ngayong Webes, 76.48 meters ang naitalang water elevation o level ng tubig dito na mas mababa na kaysa sa 77 hanggang 80 meters na normal operating level. Nitong mga nakalipas na araw, kapansin-pansin na rin ang tuloy-tuloy na pag-unti ng tubig sa nasabing dam. Ayon kay Pag-asa Hydrologist Edgar de la Cruz, sa kabuuan, apektado na ng mainit na panahon ang iba't ibang dam sa bansa. Sa katunayan, mas mababa na rin sa karaniwang level ang antas ng tubig sa iba pang malalaking dam sa bansa. Pero hindi naman kasali rito ang Angat Dam na malaking bagay para sa Metro Manila dahil dito rin ang gagaling ang tubig sa Lamesa Dam. Sa tingin ko, hindi pa naman kailangan ma-alarm yung mga tao dito. Kasi sabi ko nga, normal pa yung elevation ng angat natin. Kasi meron naman tayong pinagbabasehang numero. Ang babantayan lang natin diyan, na huwag siyang umabot ng below 180 meters. Pagpasok ng mga June. Kasi yun nga yung tinatawag namin na low water level. Paalala ng Pag-asa para hindi na humantong pa sa critical level ang antas ng tubig sa mga dam, malaki ang maitutulong ng pagtitipid sa tubig ng ating mga kababayan. Sa gitna naman ng usaping ito, nagbabala ang Department of Health na iba't ibang sakit ang maaaring makuha ng publiko sa gitna ng water supply problems sa bansa. Maari ang kolera, maari ang typhoid, maari po ang mga sakit na dala rin ng mga may vector na lamok, katulad po ng dengue. Ito po ay kasama no, dito sa ating tinitignan kapag tayo ay nagkakaroon ng krisis sa tubig. Para makaiwas sa sakit, payo ng DOH, mainam na pakuluan muna ang tubig kung hindi kasigurado sa pinagmula nito at syempre panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa ating kapaligiran. Tunay na mahalaga ang tubig para sa buhay ng bawat isa, kaya naman ang paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, maging maingat sa paggamit nito. Mela Lesmora para sa Bayan.